Ilang dekada na ang lumipas, pero ang ilan sa mga taga-Bataan patuloy pa rin na lumalaban para makamit ang kalayaan sa tinik ng kahirapan. Pagsikat ng araw, nakahanda na ang 12 anyos na si Jericho para pumalaot. Kasama niya ang kanyang amain sa paunguhan ng sea urchin o tayob. Umaabot sa halos isang oras ang kanilang binabangka, marating lang ang lugar na sagana sa mga sea urchin. Hanggang narating namin ang liblib na batuhang ito. Maya-maya lang, agad lumubog sa tubig ang paslit. Dito, bumungad sa amin ang pulutong ng mga tayo. Gamit ang maliit na lambat at pangkawit, maingat niyang kinukuha ang lahat na kanyang naabot. Wala man lang kahit anong proteksyon sa katawan si Jericho. Maya't maya rin ang kanyang pag-ahon para suminghap ng hininga. Tumatagal ng 1 minuto ang bawat sisid ni Jericho. Ang kanyang amain kasabay niya rin sa pagsisid. Ang isa sa mga mapanganib na uri ng sea urchin matatagpuan sa karagatan ng Bataan. Ang itim at mahaba nitong mga ini, kapag natusok ang ating balat, maaaring magdulot ng pamamaga kapag hindi agad nalapatan ng tamang lunas. Para kay Jericho, manhid na raw ang kanyang murang katawan sa bagsik na taglay ng nilalang na ito. Magpatusok pa ba sa akin? Nalalagyan ko po ng suka pag natutusok po. Para po hindi mamaga. Sa unang tingin, mistulang bihasana sa ganitong uri ng hanap buhay ang bata. At maya-maya lang, tumalsik ang mga makamandag nitong tinik sa paanan ni Jericho. Pero dahan-dahan niya itong inalis. Agad ding bumalik si Jericho sa tubig. Sabi niya, hindi pa rin daw sapat ang kanilang nakukuha. Kailangan po mga kalating timba. Kasi po minsan po ano po yung laman. Mga unti lang po yung laman. Kasi yung iba po, marami rin po. Ilang saglit lang, biglang umaho ng bata. Ayon sa kanya, natusok daw ang kanyang daliri ng mga tinik ng tayo. Masakit po ito. Kung saan lang po ito natitanggal pa, natutuyo po. Sa tagal na rin niya sa ganitong gawain, alam na raw niya kung paano bigyang lunas ang kamandag ng sea urchin. Maya-maya po, hindi na po sasakit yan. Agad na rin nilang binalatan ang kanilang mga nahuli gamit ng kanilang mga kamay. Ang dilaw nitong laman ang kanilang naibibenta. Ang isang balding tayob, kung pagsasamahin ang laman nito, aabot lang sa 1 baso at nagkakahalaga lang ng 30 pesos. Matapos ng kalahating araw sa karagatan, umuwi na sina Jericho.
Bakit ka kumukuha ng sea urchin? Nakuha ko po yun para ipambahan po araw-araw. Para po hindi na po ako nangingi minsan. Kasama niya ako. Pagdating namin sa Pampang, hindi na muna raw siya magpapahinga. Ah, sakli. Gagawin ko po ihulog po to sa ilikan siya lahat para po makaipon ako na pambiling bike ulit. Nawala kasi ang kanyang segunda manong bisikleta. Magdadalawang linggo na raw ang nakalipas. Ito pa naman daw ang ginagamit niya para mas madaling makapasok araw-araw sa eskwela. Kaya naman pala ganoon na lang ang pagpupursigi ni Jericho sa pagtatayong para makaipon ng pamalit sa nawawala niyang bisikleta. 20 pesos ang kailangang gastusin ni Jericho araw-araw kung mamamasahe siya para makapasok sa paaralan. Maliit na halaga para sa marami pero hindi para kay Jericho. Kaya nagpundar daw siya ng bisikleta mula sa panguhuli ng tayong. May nag-alok po kasi sa akin bike. Eh kung kukuha daw po ako. Eh kinuha ko naman po, sayang po yun. 400 lang. Kung naulugan ko na po yung tapos na po, bigla pong nawala. Eh po, hindi ko na po nakita, hinanap-hanap ko. Masakit din po. Siyempre, naghihirap eh. Tapos nawala. Kung saan-saan daw hinanap ni Jericho sa kanilang lugar ang pinaghirapang bisikleta, pero hindi na ito makita. Sa ngayon, balik na naman siya sa pag-iipon. Balak ko po ulit mamili. Nag-iipon ulit po ako. Maghana po ako ng bike na ano lang po mura. Para yung bike po, isa-service ko po para makapasok sa school. Yung mga bibigay po sa aking pamasahe, sa kapatid ko na lang po ibibigay. Ang dagat ang bumubuhay sa pamilya ni Jericho. Pero sa dagat din natuldukan ang buhay ng kanyang tunay na ama na isang mangingisda. Wala po yung tunay kong tatay nung sumama po siya sa lao. Pag tingin po sa bangka, wala na daw po. Ang sabi naman po ng mga tauhan, di daw po nila alam kung nasaan na po. Okay, so let's continue our lesson about the Filipina festivals. Sa tingin niyo bakit? Dahil kumita ng kaunti, muling nakapasok sa eskwelahan si Jericho matapos ang ilang araw na pagliban. Grade 7 na siya ngayon, pero kapansin-pansing mas maliit siya sa kanyang mga kaklase. Gayunman, hindi raw maiwasan ni Jericho ang mag-absent sa klase, bagay na nauunawaan naman daw ng kanyang class advisor. Minsan madalas siyang wala po sa klase dahil nag-absent po siya para sumisid, may pambaon. So kapag nakapasok po siya, hindi ko na rin po siya tinatanong kung ba't siya absent kasi alam ko na po yung reason. Pinag-make up ko na lang po siya sa mga kulang niya. Araw-araw, bumabalik si Jericho sa karagatan para makapagtayom. Sa ilang araw naming pagsama sa kanya, napansin naming pursigido siyang makaipong muli para mabili ang pinapangarap niyang bisikleta. Pangarap ko po kulay na bisikleta, kulay blue po. Kasi yung blue po na yun, paboritong kulay. Lapit na po. Diyan po sa may Uritex. Yung bilihan po ng bike. Matapos ang ilang linggong pag-iipon, tumungo si Jericho sa tindahan para bumiling muli ng sarili niyang bisikleta. Bit-bit ang kanyang alkansya, nagmasid-masid ang paslit. Umaasang mabibili na niya ang kanyang inaasam-asam. Hindi po kasi pera. Ang bala ko po ay mag-ipon pa po. Para po yung bike na bibiling ko po. Ipang sa service ko po sa papasok ng school. Pagka uwi ko po, manunundo po ako ng mga kapatid ko sa school. Muling nag-ikot-ikot si Jericho sa kalapit na tindahan hanggang may natanong siya. Hindi po. Hindi po kaya.
Matapos malaman ang kwento ni Jericho, nagbigay ng diskwento ang may-ari ng tindahan. Sulit na sulit po yung pagtatrabaho ko sa dagat. Natan mo yung bike, ha? Opo. Ramdam namin ang kasiyahan ni Jericho. Iipon ako pa rin po yung alikansya natin. Dahil dito po ako nakaipon, tapos nakabili po, tapos nawala, nakaipon ulit, nakabili po ulit. Para po sa akin yung alikansya na ito, mahalaga. Marahil, mas dadalang na ang pag-absent ng bata. Ano bang gusto mong maging paglaki? Seaman pa. Sabi po niya, pangarap daw niyang maging seaman. Tingin niyo po ba kaya siyang pagtapusin ang pag-aaral? Kaya sino pong magulang gusto makayari yung mga anak niya. Kaso, hindi talaga kaya. Kaya hanap buhay namin ganyan lang. Sa ngayon, kailangan pa rin makipagbuno ni Jericho sa mga alo ng karagatan para tuluyan pa rin niyang matustusan ang kanyang pag-aaral. Masasabi ko lang po, mga bata po, pagpatuloy po yung pag-aaral nyo. Kasi po, sa hirap po ng buhay ngayon, baka pag sa balang panahon po, pag natapos kayo ng pag-aaral, baka kayo po yung makatulong sa mga magulang nyo. Sadyang mapanghamon nga ang kahirapan. Dahil dito, maraming paslit gaya ni Jericho ang sumusuong sa panganib. Sa pag-asang balang araw makaahon sila sa kahirapan. Naway ang mga tulad niya ay hayaang maging bata, malayang mangarap, at mabigyan ng pagkakataong maabot ito. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Tricia Zafra, kasama sa isang brigada.